ating mga kapuso, mas epic pang mga eksenang hindi na dapat palampasin sa huling dalawang linggo ng hit live action adaptation na Voltes 5 Legacy. Ang mga bida nito napareminis pa kung paano binago ng serye ang kanilang buhay. Ichichika yan ni Nelson Canlas. From action! Mahal kong prinsipe, hindi kayo isang talunan. To drama! Hanggang sa world-class visual effects! Talaga namang gabi-gabing tinututukan ang nostalgic feels. Ang Voltes 5! Nahatid ng ipinagmabalaki nating Voltes 5 Legacy! Ultra Electromagnetic Beam! Pero mas lalong hindi dapat pumitiw sa huling dalawang linggo ng hit live-action adaptation dahil sa mas matitindi pang mga eksena at revelasyon sa epic road to victory. This will end our enemy's long reign of terror. Ngayon pa lang, overflowing with gratitude na raw ang cast sa suporta ng fans. At sa pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanila para gumanap sa kauna-unahang live-action adaptation ng sikat na anime. Talaga namang nabago raw nito ang buhay ng mga bidang sina Miguel Tan Felix, Radson Flores, at Rafael Landicho. Wala akong ibang word na masasabi is kung gaano ako ka-proud na maging part ng show na to. And siguro after 20 years, isa to sa mga ikukwento ko sa apo ko na nag-play ako ng isang ng anime character, ng live action. Nakaka-proud na malalaman ko na pinapanood nila, alam nila na parang, uy, yan yung parang ano, kaninuninuon ko, siya yung nag-Mark Gordon. Lahat po tawag nila sa akin na Little John Armstrong, yun na po talaga yung tumatak sa mga tao. Kaya sobrang proud po akong part ako ng show na to. Si Isabel Ortega at Matt Lozano naman, humingi na raw ng souvenir sa last taping day nila sa serye. Yung mga emblems po namin na nakalagay ko sa costumes namin. So, meron po ako yung name ko, Lieutenant J. Robinson. Tapos meron din po akong emblem ng Camp Big Falcon, hiningi namin sa wardrobe namin. Yeah, ganyan din po yung sa akin. So, para lang hindi ko makalimutan or parang para lang maalala ko yung mga pinaggagawa namin sa set, yun, hiningi ko para ilalagay ko siya sa favorite jacket ko. Bilang fan ng anime, nagpapasalamat din si Martin Del Rosario na sinagot ng live-action version ang tanong sa isip ng maraming fans, lalo na sa mga backstories sa buhay ng mga pangunahing karakter. Maganda dito sa Voltes 5 Legacy, na-explore yung love story namin. Abangan nyo kung saan nahahantong yung pagmamahal ni Zandra at kung marireciprocate ba ni Zardos, mapapakita niya ba yung pag-ibig? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.